pagsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya! Magsiawit sa Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa't dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita naming ng may pananampalataya't pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya na kaanib ng sekta ng mga Sadusyo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kahit nang mabubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo
kasama ang kanyang mga tauhan. Isinaman nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakilan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos ay tumatawag, ay kanyang iniligtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon, hanaping masipag, masikap, yaong nagtiwala sa kanya'y nailigtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anyak niya'y binigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon,
na hayag na ang kaniyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong ebanghelyo, kung kayo ay nakasusunod o kung kayo ay nakapagsimba nitong nakalipas na 2 araw, ito po ay tugon ni Jesus sa pakikipag-usap kay Nicodemo. Ipinakilala si Nicodemo noong Lunes sa Ebanghelyo na siya ay isang Pariseo at miyembro o pinuno ng Sanhedrin. Ibig sabihin po, si Nicodemo ay mataas ang katungkulan sa kanilang samahan. Kung mataas ang katungkulan mo sa inyong samahan, nangangahulugan at ayon sa background ni Nicodemo, siya ay isang taong aral o maraming alam. Siya ay matalino. Kaya ang pakikipag-usap niya kay Jesus ay hindi lamang isang simpleng pakikipag-usap, kung hindi pakikipag-usap na mayroon siyang gustong marating na hindi kayang masagot ng kaniyang talino. Kaya ang sagot ni Jesus ay hindi rin nanggagaling sa talino ng tao, kung hindi ito ay nanggagaling sa puso ng Diyos. Kaya po ang ebanghelyo ngayon ay napakagandang pagnilayan sa mga unang linya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mula sa pag-uusap nila ni Nicodemo tungkol sa liwanag at dilim, ngayon naman, ibinibigay ni Jesus ang katotohanang nakapaloob sa salitang ito. At tayo ay parang alam natin yung verse na to, na lagi nating nakikita, John 3:16, "For God so loved the world." Siguro karamihan sa atin o lahat, memorize itong gospel verse na to. Unahin natin ang linya na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ito ay pagpapakita na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya't ibinigay ang kaniyang anak para sa ating kaligtasan. Kung tayo ay mahal na mahal ng Diyos, ano ang dapat kong maging tugon sa kaniyang pagmamahal? Looking at Nicodemo, makikita nating hindi pala sapat ang talino, hindi pala sapat ang iyong estado sa lipunan, hindi pala sapat ang connection mo, hindi pala sapat ang lahat ng ginagawa mo kung ito ay walang pananampalataya sa Diyos. Ang talino ni Nicodemo ay talino ding meron tayo. Pero kung wala naman tayong pusong sumasampalataya, kahit kailan, hindi tayo kayang iligtas kung anong meron tayo ngayon. Kaya po ang ebanghelyo ay tumutugon na hindi sapat ang kaalaman ng tao.
hindi kayang sagutin ng kaalaman at talino ng tao ang tunay at lalim ng koneksyon ng Diyos na gusto niyang magawa para sa atin. Hindi sapat na kaya nating unawain, hindi sapat na tayo na ang naggagawa ng conclusion para sa Diyos, pero sapat na meron tayong pagmamahal, isang pusong naniniwala sa kapangyarihan ni Kristo na tayo ay kaniyang tunay na minamahal. Kung katotohanan ang langit, dahil lahat ng sumampalataya sa kaniya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. Kung sa salita ni Jesus ay totoo ang langit, maniwala rin tayo na totoo din ang kaparusahan. Between eternal life and eternal damnation, in between, doon tayo maglalaro. Sana ang talino at kaalaman, ang koneksyon, ang kasikatan, ang kayamanang meron tayo ay hindi maglayo ng ating ugnayan sa Diyos kung hindi magbukas at tanggapin ng tao na wala tayong ibang pupuntahan kung hindi ang Diyos na nagmamahal at nagbibigay ng tunay na biyaya at awa na ating kailangan. Katulad po ni Nicodemo, hindi sapat na maging mabait lamang. Kailangan din ng may pananampalataya sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama, na labis sa nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kaniyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa kaniya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tandaan ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo.
Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinahabang. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ganyan din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaam ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the body and blood of Christ, give me safety. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa kasa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtang ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo'y ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtang. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan ay umunlad man sila. Announcement, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay
at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pangmangkasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladan nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.